Good afternoon, Madam. Congratulations po sa ika-siyam na taon ng OFW Family Summit. Opo. For this year, ma'am, ano po yung mga i-expect natin? Ang team namin ngayon ay kabuhayan sa sariling bayan. So, tutulungan natin yung mga pamilya ng OFW at OFW themselves na makahanap ng opportunity para meron silang hanap buhay ng maliit na negosyo. Para nang sa ganun, kung biglang kailangan ng bumalik permanently, then merong nakahandang pagkakakitaan sa sarili ko. Since 9 years na siya, ma'am, paano niyo po i-assess yung mga nagdaang taon at yung mga pagbabago po this year? Siyempre, nagpapalit din yung pamilya ng OFW, so we attract new ones na hindi nakaka-attend before. And siyempre, lumalaki kami. Kasi marami na ang nagpa-participate. At marami din ang mga sponsors, marami din ang tumutulong, and marami rin tayong kapartner, dumadami yung kapartner natin, government agencies, na sumasali sila. Parang it's a one-stop shop every year para sa ating mga OFWs and their families na naando ng government, naando ng private sector, naando ng meron kami mga resource person na makakatulong sa kanila. At nagtuturo ng financial literacy, na opportunities in the private sector, mga ano ba ang magsasalita yung mga naging successful na OFW sa business para ma-inspire sila. At nandun din po ang mga offices ng government na will answer their questions, whatever questions they have about the programs of the government with regards to OFW. Para lang po may idea yung mga magpa-participate po dito sa summit natin. Ano po yung mga pangkabuhayan na pwede nilang matutunan? Marami. Meron tayong opportunity sa agriculture, may opportunity tayo sa processing, may opportunity tayo sa trading, sa franchises. Marami. Maraming classic negosyo. Parang it's parang you have a general idea of what are the things available. May target participants po ba tayo this year? Mga so first come first serve ba ito, ma'am? Usually naman, nagka-passion naman sila. They come and go. Kaya nagka-passion. After the summit, ma'am, meron po kayong mga follow-ups kung ano na pong mga nabago? May program kami the whole year. Like for example, may program kami na repatriation. Sumusulat sa amin kung may problema sa abroad. Tinutulungan namin makauwi. Pag nakauwi, tinutulungan namin na binibigyan namin ng kabuhayan showcase, or kung may sakit, papagamot namin. And then, throughout the year, may mga training program kami. Tapos may partnership pa kami sa Diocese of Manila. Archdiocese of Manila nagbibigay ng award yung for outstanding children of OFW. Nagbibigay din ng premium. Nagpa-party kami for that. So, maraming klaseng programa. Paragi namin kaya partner ang Ople Center para sa mga training program at yung mga iba pang kumpanya na nag-sponsor ng training program. Mm-hmm. So far, ma'am, dun po sa mga natulungan na ng mga nakaraang taon, meron pa rin po bang patuloy na bumabalik sa ibang bansa para magtrabaho or mas gusto na po nilang magtrabaho dito sa atin? Hindi, yung mga bad experience doon, di bumabalik na dito. Pero yung mga good ang experiences, babalik-balik sila. They come and go. Uuwi, babalik. Kasi nagpapalit ng countries. So, iba-iba. Pero, iba-iba rin na story nila. So, okay naman. Kasi, we're always there. Basta sa office namin, may mga problema. Tumusulat sa amin. Tumutulong kami. Kasi kami rin naman ng sa Senate na nagbibigay ng budget sa DFA para repatriation at legal support. At kami rin na nagbibigay ng budget sa mga ibang DOLE agencies para magbigay ng programa to help them adjust back to the Philippines in case they're coming back. Ma'am, bukod po sa pangkabuhayan na naibibigay ng summit na ito, meron din po ba kayong mga future plans para naman po sa kanilang mga pabahay since kayo po ay kilala sa hindi. Ang pabahay personal. Kasi ang pabahay, kung ma-afford nila yung amortization. So, it's a personal decision sa kanila. Pag halimbawa, yung
pabahay na mura, then government yun, NHA. Pero usually, hindi ang target nila ay mga OFWs. Ang target ng NHA would be those living informal settlers along the river, yan. Kasi hindi naman pwede mag-handle sila sa mga parang delikadong lugar. So they are being relocated to the relocation area. Hindi OFW. Kasi bihira naman yung OFW na nagka-problema siguro 10,000 out of 10 million. So ang talagang tinatarget nila yung mahihirap na nasa danger zones dito sa Pilipinas. Apo. Ah, yung mga participants po natin ngayon, ma'am, nationwide po ito kahit po yung mga nasa... Kasi dito natin ginagawa sa Manila, usually it's NCR Region 4A at Region 3. Mm-hmm. Kasi yung malapit, yung tinatawag natin Greater Metro Manila Area. Apo. And free registration po siya, ma'am. Yeah, kaya, free naman. Wala po silang aalalahaning babayaran. And yung mga sponsors po natin, napansin po natin, nakasama si Mr. Willie Revillame. Siya yung tumutulong sa atin sa sa pagpupromote. Pero yung ipapapremyo pong dalawang house and lot. Meron kami, yung company namin, All Day, All Day, at saka Camellia Homes, at saka meron kaming other supplier, mga sasakyan. Today, this year, it's Isuzu and Xtreme. So, from your own pocket yun, ma'am? Yung Opo, hindi sige. Lahat amin, pero majority, ah. Paki-invite na lang po yung ating mga kababayan. Ako po ay inaanyayahan ko po ang mga OFWs at kanilang pamilya sa November 12 sa World Trade Center from 7 o'clock in the morning to 4 o'clock in the afternoon para sa ating kabuhayan sa sariling bayan para matuto kayo kung ano mga opportunities nyo sa sariling bayan na in terms of hanap buhay. And at the same time, nandito po mga government officials nyo para kung may mga question kayo about the programs of government for OFW, matanong nyo kung may mga problema kayo. And of course, you're entitled to a lot of prizes. Alam mo ba ang latest at ang totoo?